Sabado sa ating mga kaibigan, sa ating mga nanonood dyan. Ito po ang aming strawberry farm. Nagre-rehab po kami ngayon kasi tag-ulan. Ayan, nire-rehab. Yung mama ko, ayan o. Siya po yung laging nagtatanim sa amin ng strawberry. Nire-rehab ngayon ng strawberry para sa summer. Mag-opening na naman tayo para sa fruit picking ng strawberry natin, mga kaibigan. Wala po tayo sa Bagyo, nasa Bicol po tayo. Ayan. Ganito po kasi tag-ulan. Eh, yung bunga ng strawberry natin ay na-damage. Kaya ito, ang ginagawa namin, nagre-rehab kami ng mga strawberry. Panibagong tanim. Ayan, mga kaibigan. Yung mama ko na sobrang sipag magtanim. Ayan. Ayan po siya, yung mga bagong tanim natin, mga strawberry. Prepare po yan para sa summer. Pagdating ng summer po, sobrang dami na naman ang bunga niya. Wala po tayo sa Benguet, wala rin po tayo sa Bagyo. Nasa Bicol po ito, sa Ocampo. Ayan po. Bagong tanim ang mga strawberry natin. Walang masyadong nagbibisita ngayon kasi tag-ulan. Kaya ang ginagawa namin, panibagong tanim ng strawberry para pagpasok ng summer, eh marami na naman tayong mapipitas na bunga. Maulan po ngayon. Strawberry plantation in Bicol. Nasa Bicol lang po tayo, mga kaibigan. Wala po tayo sa Bagyo. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe. Then pindutin nyo na rin po yung mga bell button natin dyan para ma-notify po kayo sa mga bago nating video. Yung mga gusto mag-order ng pananim, ngayon po ang pinakatamang panahon ng pagtatanim ng strawberry kasi tag-ulan. Para sigurado natin mabubuhay. Itong ating strawberry ay sa mainit na lugar po. Iba yung nasa Bagyo. Kung nasa Bagyo, kailangan nila talaga yung height, yung temperature nila doon ay malamig. Hindi po ang kailangan ng strawberry rito sa Bicol, yung direct sun. Adaptable siya rito sa ating klima. Sige po, maraming salamat sa mga nanonood. Please subscribe po sa ating channel. Salamat po.